Good morning, kids! Welcome sa panibagong linggo ng ating aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Music 3, Quarter 1, Week 2. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay Steady Beats sa Rhythmic Pattern. Handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na mapanatili ang steady beat habang isinasagawa ang isang rhythmic pattern na may sukat na dalawahan, tatluhan at apatan na kasabay ang galaw ng katawan tulad ng pagpalakpak, pagtapik, pagmarcha at pagsayaw o iba pang paraan katulad ng pagtugtog ng mga instrumento. Kahit saan ay may ritmo o rhythm. Ang bawat tunog ay may ritmo. Ang ritmo o rhythm ay daloy ng galaw sa musika. Ito ay sinukat na daloy na galaw ng mga salita at parirala sa musika. Ang ritmo o rhythm ay pattern ng mahaba at maikling tunog ng musika o pahinga. Minsan, ang ritmo o rhythm pattern ay palagi ang inuulit. Katulad ng pambatang awit na 10 Little Indians. Makikita niyo sa awiting ito ang ritmo. Ang steady beat sa musika ay katulad ng iyong pulso o heartbeat. Katulad ng pulso o heartbeat, ito ay nagsasabi na ang isang tao ay buhay. Ang beat ay pulso na nadarama natin sa musika. Maaaring ito ay mabagal o mabilis, subalit pantay-pantay ang daloy. Ang beat ng isang musika ay maaaring magpagalaw sa atin sa pamamagitan ng pagtapik ng kamay, pagtungo ng ulo, pagpadyak ng paa, at pagkaway ng mga kamay. Sa musika, ang steady beat ay pangkaraniwang pulso. Ang pulso ay ang beat ng musika na maaaring may galaw na dalawahan o 2 beats, tatluhan o 3 beats, o apatan o 4 beats. Ang isang awitin ay binubuo ng mga nota o notes at mga pahinga o rests. Ang mga nota at pahinga ay inaayos mabuti ng isang manunulat ng awit o composer. May mga nota na mahaba ang tunog at mayroon ding nota na maiksi ang tunog. Gagamit tayo ng mga simbolo upang maunawaan natin. Ang mga simbolong ito ay tinatawag na maiksing tunog. Ang mga simbolong ito naman ay tinatawag na mahabang tunog. At ang pinagsamang maiksi at mahabang tunog ay tinatawag nating kombinasyon ng mahaba at maiksing tunog. Ganito basahin ang maiksing tunog. Da, 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 da. Ganito naman basahin ang mahabang tunog. Da, da. Ganito naman basahin ang kombinasyon ng mahaba at maiksing tunog. Da, 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 da. Kapag ang nota o notes at pahinga o rest ay nailapat, nagkakaroon na ng rhythmic pattern. Katulad ng mga halimbawang ito. Ang rhythmic pattern ay isang mahalagang bahagi ng musika. Dito makikita ang pinagsama-samang nota o notes at pahinga o rest na nakaayon sa isang itinakda o ginawang time signature. Ang rhythmic pattern ay binubuo ng malakas at mahinang beat. Ang beat mark na ito ay may malakas na beat. At ang beat mark na ito ay may mahinang beat. Gumagamit rin ng simbolong accent upang matukoy ang malakas na beat. Katulad ng halimbawang ito, ang simbolong accent ay nakalagay lagi sa unang beat. Ito ay nagsasabi ng malakas na beat at ang susunod ay mahinang beat. Ang simbolong ito na may maiksing beat ay tumutukoy sa 8th note. Ang 8th note ay may maiksing tunog o mabilis na beat. Ang simbolong ito naman na may katamtamang haba ng tunog ay tumutukoy sa quarter note.
Ang quarter note ay may katamtamang haba ng tunog o katamtamang bagal ng tunog. Ang simbolong ito naman ay tumutukoy sa half note. Ang half note ay may mahabang tunog o mabagal na tunog. Ang simbolong ito naman ay tumutukoy sa whole note. Ang whole note ay may sobrang mahabang tunog o sobrang bagal ng tunog. At ang simbolong ito naman ay tinatawag na quarter rest. Ang quarter rest ay walang tunog. Pag-aralan natin ang mga sumusunod na beat. Ang halimbawa ng rhythmic pattern na ito ay may dalawahang tunog o 2 beats. Bilangin muna natin. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ngayon naman ay ipalakpak natin. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ito naman ang halimbawa ng rhythmic pattern na may tatluhang tunog o 3 beats. Bilangin muna natin. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Ngayon naman ay ipalakpak na natin. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Ito naman ang halimbawa ng rhythmic pattern na may apatang tunog o 4 beats. Bilangin muna natin. 1-2-3-4, 1-2-3-4. Ngayon naman ay ipalakpak natin. 1-2-3-4, 1-2-3-4. Ngayon naman ay oras na para sa inyong pagsasanay. Ipalakpak ang sumusunod na rhythmic pattern na may dalawahang tunog o 2 beats. Umpisahan na natin. 1-2-1-2-1-2-1-2. Sumunod, kombinasyon ng 8th note at quarter note. Ito rin ay may dalawahang tunog o 2 beats. Ipalakpak na natin. 1-2-1-2-1-2. Sumunod, ito naman ay half note na may dalawahang tunog o 2 beats. Ang isang half note ay may 2 beats. Ipalakpak na natin. 1-2-1-2-1-2-1-2. Ipalakpak ang sumusunod na rhythmic pattern na may tatluhang tunog o 3 beats. Ipalakpak na natin mga bata. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Sumunod, kombinasyon ng quarter note at 8th note. Ito rin ay may tatluhang tunog o 3 beats. Ipalakpak na natin. 1-2-3-N, 1-2-3-N. Sumunod, ito naman ay kombinasyon ng half note at quarter note na may tatluhang tunog o 3 beats. Ipalakpak na natin. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Ito naman ang rhythmic pattern na may apatang tunog o 4 beats. Ipalakpak na natin. 1-2-3-4, 1-2-3-4. Sumunod, ito rin ay may apatang tunog o 4 beats. Ipalakpak na natin. 1-2-3-4, 1-2-3-4. Sumunod, ito rin ay may apatang tunog o 4 beats. Ito ay may tatlong kombinasyon. Kombinasyon ng quarter note, 8th note, at half note. Ipalakpak na natin. 1-2-3-4, 1-2-3-4. Nasundan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon naman ay ipalakpak ang awiting ito ayon sa beat ng bawat measure. Ito ay apatang beat. Ang awiting ito ay Baba Black Sheep. Familiar ba kayo sa awiting ito na pambata? Ipalakpak natin ito habang inaawit. Handa na ba kayo? Umpisan na natin. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master, 1 for my dame. 1 for the little boy who lived down the lane. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Nasundan niyo ba mga bata? Maaari niyong ulitin ang pagpalakpak sa awit na ito.
Nagawa niyo ba mga bata? Kung gayon, magaling! O ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli, ang ating tinalakay ay tungkol sa steady beats sa rhythmic pattern. Mga bata, sana ay naibigan niyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod na aralin, paalam mga bata!